Kumusta mga amigo? Ang free agent center na si Boban Marjanovic ay muling babalik sa Houston Rockets matapos itong mag-agree na pumirma ng isang taon sa team. Samantala ang Team USA mga amigo ay walang napanalunan ng medal matapos silang talunin ng Canada sa Battle for Bronze. Kaya naman marami ang nadismaya. Ayon pa sa NBA legend na si Kevin Garnett, iba na talaga ang basketball ngayon at ang talento ay talagang laganap na. Ang MVP nga daw ay isang international player. Ang NBA champion ay isang international player din. Tapos walang medal na nakuha ang USA. Marami ang nagkomento sa naturang post ni Garnett. At sinabi talagang nakakasabay na nga ang international basketball sa USA. May nagsabi naman na hindi na talaga nadudumi na ng USA ang basketball. Ayon naman sa iba, dapat daw ay committed talaga ang mga player na kinukuha ng Team USA, hindi yung basta-basta na lamang kukuha. So ano ang masasabi niyo mga amigo? Well, kitang-kita naman talaga na deserving na manalo ang mga nanalong team. Ikinumpara naman ni Dillon Brooks ang kanyang sarili sa NBA legend na si Kobe Bryant. Si Brooks ay isa sa most hated player sa NBA at talagang ini-embrace niya ito mga amigo. Ayon kay Brooks, ito nga daw ay isang persona or isang character in short na nagugustuhan ng mga tao at talagang nagugustuhan niya rin. Ito daw ay gaya lamang kung paano nilikha ni Kobe Bryant ang isang Black Mamba. Believe din ako dito kay Dillon Brooks mga amigo, kahit na sobrang marami ang nagagalit sa kanya, hindi natin siya nakikitang sumusuko o nagkakaroon ng mental breakdown o nawala ng confidence sa sarili, gaya ng nangyayari kay Ben Simmons. Ang FIBA final sa pagitan ng Germany at Serbia ay nagpapakita ng isang napakagandang basketball game. Ilan sa mga nag-stand out na player ng Germany ay ang ex-Laker players, lalong-lalo na etong si Isaac Bonga na grabe, napaka-crucial talaga para sa Germany ang kanyang napakalupit na depensa. Isa pa mga amigo ay itong si Moritz Wagner na grabe ang energy na ipinapakita, kaya naman talagang buhay na buhay ang Germany. At syempre ang pinakamalupit ang nagbuhat ng Germany para manalo gamit ang kanyang speed para sa kalamangan. Walang iba mga amigo kundi itong si Dennis Schroeder na gumawa ng 28 points. Sayang lang at hindi na talaga mapapanatili pa ng Lakers itong si Dennis Schroeder dahil sa sobrang taas ng kanyang value.